At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangpitong kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Ang Pagkikipagsapalaran ni Pedro, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mabilis na ang kilos ni Pedro. Sumaba si Narida Hias at Marico kay Pedro. Pumunta sila sa bayan ng Santa Ana at doon nagkakagulo ang mga tao dahil sa kapre na naninindap ng tao at humaharap. Natatakot ang mga tao doon. At nakaharap ni na Pedro ang kapre. Pero natakot si Pedro at bigla itong tinapon ng kapre at binato ito ng puti. May nakita silang tao. Ito ay sina Boy at Dede. Laay magkapatid at humingi ng tulong si Pedro para humiram ng damit, para pamalit at tinulugan siya ng magkapatid. At ko. Sayang naman itong mga gulay na ito, kuya. Oo nga. Teka, pipiliin ko yung pwede pang ikulay. Paano kaya tayo makapagtitinda sa palengke nang hindi natatakot sa nilalang na yun? Ano, nene? Oo nga, kuya. Sana mawala na yung kopre na yun. Sana may tao na makagabi sa kanya dahil kawawa tayo. Wala rin tayong magawa. Wala tayong laban dun eh. Tao po! Kuya, may tao at isang lalaki. Sino kaya yon? Baka napadaan lang. Ha? Ano po yun? Kilala na kita, kuya. Ikaw yung humingi ng tulong sa amin nung isang araw, hindi ba? Eh, kasi nakasalubong ko yung kapre. At mag-ingat kayo. Baka makasalubong niyo rin. Salamat, kuya! Sige, saan ka ba pupunta? Pupunta ka ba ng palengke? Hindi. Sige kuya, maraming salamat ulit sa'yo. Ang sabi ko sa iyo, mababait ang mga batang yon. At tignan mo, tinulungan siya ni Pedro. Oo nga, at kahit na mahirap, hindi siya nag-atubili na tulungan siya. Kaya mahal na rin ha, kailangan din natin silang tulungan. Ano kaya, Marico? Humanap ka ng ibang daan, papuntang Santa Ame. Ano? Ako hahanap ng ibang daan? Pwede bang gamitin niya ang butik ng mutya? Marico, hindi niya pwedeng gamitin na walang katuturan ang mutya. Remember, minsan lang magagamit ang mutya, kaya hindi pwedeng aksayahin. Kaya kailangan makahanap ng ibang daan. Tutulungan natin ang batang yan. Pero mahal na Reyna, paano... Marico, hahanap ka o ibabalik kita dun sa palasyo. Hindi mo na makikita si Pedro. Pumili ka. Ang hirap naman. Sige na nga. Maghahanap na nga ako. Oh, susunod ka din pala. Yung dami mo pang reklamo. Alalahanin mo, Marico. Ako pa rin ang reyna sa ating palasyo. Naku, joke lang naman po yun eh, mahal na reyna. Yun lamang po, nakakatakot yung kapre talaga. Ang tangkad-tangkad kasi. Ang kapre, alam mo, matangkad yan. Ano nga naman ang kapre, unano? Oo nga, no. Eh, sorry, mahal na rin na. Sige na po, hahanap na po ako ng daan. Music
Ah, siya nga pala. Mag-ingat kayo, ha. Iwasan yung masugatan o masaktan. Alam niyo naman, wala tayong pera ngayon. Ang andyan lang ay pera natin para sa pag-aaral ninyo. Eh, hindi tayo mayaman. Ang ipon natin para talaga yun sa pag-aaral nyo. Eh, gusto ko na makapagtapos kayo kaya nagsisipag ako. Ah, opo kuya. Eh, pasensya na kayo at narinig yung pagsisirman ko sa inyo. Wala yun kuya. Pagmamahal ng isang kuya ang ginagawa mo eh. Sanay na lang kami kay lola. Eh, ang lola ko ang nagpalaki sa amin. Eh, nanay ko patay na. Eh, papaano na yan? Magkakaroon ka na ng pamilya. Iiwanan mo na kami. Salamat kami sa iyo dahil ang bait-bait mo sa amin ni Nene. Oo nga, ang bait mo talaga. Ang swerte namin, kaya mag-aaral akong mabuti at balang araw magiging nurse ako. At balang araw matutupad na ni Kuya ang lahat ng pangarap niya na makapagtapos kami sa pag-aaral. Alam mo, pagkikita ko ng pera at maalagaan ko rin si Kuya. Talaga? Promise mo yan na tumatanaw ka ng utang na loob sa Kuya mo? Opo, talaga. Kahit sa inyo. Kaya kahit malayo ang eskwelahan, eh talagang nilalakad ko yan at nagtitiyaga ako talaga. Kaya kailangan ang maging masipag kami ni Kuya na mag-aral. Kabataan ang apektado sa amin kasi hindi sila makadaan dahil sa kapre na yun. Eh, ayun pala si Kapitana. Halika, lapitan natin, Nene. Kapitana! Kapitana! Oh, ikaw pala, boy. Anong atin? Oh, Kapitana! Siya pala si Pedro. Biktima din po siya ng kapre. Makikibalita ho kami kung pwede na pong dumaan kami kasi kawawa kaming nag-aaral eh! Ay, dako. Problema talaga ang kapre na yan. Hanggang ngayon, ayaw pa rin magpadaan. Ay, pero, paano to? Yung mga paninda natin, ang mga gulay, paano natin ititinda? Ay, mabubulok ang paninda natin. Ay, di naman maitinda sa palengke dahil di kayo makataan. Ay, paano na yan? Perwisyo talaga ang kapre na yan. Kawawa tayo. Pag din namin, mahabol yan. Kung di natin may niligtas ang mga tao dito, paano na ang buhay natin? Pati ba naman, bigas ay wala na rin. Pati mga gatas ng mga bata, kawawa na sila. Bakit po ba nanggugula ang kapre? Ay, demonyong kapre na yan. Walang ginawa kundi manggulo at manakit. Eh, bakit po? Saan po galing yun? Ay, nanggaling yan sa kagubatan ng Dalisay. Dati, tahimik yan sa gubat. Eh, gayon, magulo na. Minsan, hinarang niyang isang CBO at alam bang gustong saktan ang isang bang kasama namin. Ganun ho ba? Ay, naku. Ah, dede. Ah, ito, magkapatid. At pinaalis din ng kapre na yun. Eh, para mabuhay kami, nagtahimik. Hindi na kami makakapagtrabaho ngayon. Nagmaayos dahil sa kapre na yan. Music.
Kawawa talaga ang mga tao dito. Papaano na lang ang kanilang pangangailangan sa araw-araw? Oo nga. Kakayanin ko kaya na magkape ang kapre? Eh, sa laki niya, kumpara sa akin. Kaya mo yan. Magtiwala ka lang sa iyong sarili na magagapi mo siya. Oo naman, Pedro. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Isipin mo na kaya mo ang kapre at mas malakas ka sa kanya. Tama si Mariko. Pag nawalan ka ng tiwala sa sarili mo, mawawala ng saysay lahat ng paghihirap mo at ang bili ng lolo mo at lola mo sa'yo. Tama. Ang akin ay naku, si Yes pala. O sige, at titignan ko ang makakaya ko. Kayanin ko kaya na kalabanin ng kapre. Nakakatakot kasi yung kapre. Malakas siya. Ha? Anong ibig mong sabihin, Pedro? Marakas ang kapre. Iniisip ko lang kung tutulungan ko yung mga tao dito para makaalis yung kapre. Kahit delikado yung gagawin ko. Kung gusto mo, okay. Pero may iba tayong problema. Nahihiro ako. Yes. Yes, okay ka lang? Nagkakaganito ako pag may masamang nangyayari sa palasyo. Sigurado ako na isang kulay na naman ang nawala. Unti-unting nawawala ang kulay ng Floresca. At pag naubos ang kulay, tuluyan ang masisira ang aming kaharian. Kailangan na mailigtas ang tatay mo sa lalong madaling panahon, Pedro! Mamamatay tayo sa gutom kung di sana sa takot. Kung antayin natin kusang umalis ang kapre na yan. Anong plano nyo ngayon, Kapitano? Tirahin natin ang kapre. Susugurin natin at bubugawin palayo. Kung yan ang kailangan gawin, sige, ay patayin natin. Patayin natin siya. Bata pa ako! Tutulong ako dyan! Asahan niyo ang tulong ko, Kapitana! At si Kuya Pedro, siguradong sasama yun sa inyo! Hindi ka sasama, Pedro. Ano? Pero kailangan nila ako. Hindi man nila alam ang maaari kong magawa, pero makakatulong ako sa kanila. Paano kung mapahamak ka? Naisip mo ba yun, ha? Hindi ako mapapahamak. Hawak ko kasi ito. At ikaw din ang nagsabi niyan, di ba? Sasayangin mo lang ang kapangyarihan ng hiyas, Pedro. Hindi ko sasayangin dahil pagtulong ang haharin ko. Lambana ka. At alam mo yan. Engkanto ka. At alam mo yan. May pinaglalaanan yan, Pedro. At hindi para sa kanila yan. Namimili na pala ang kabutihan ngayon, ganun ba? Wala ka namang puso. Ikaw ang wala sa isip, Pedro. Isipin mo ang tatay mo. Papaano kung mapahamak ka sa pakikipaglaban sa kapre? Buhay ng tatay mo ang kapalit pag napatay ang tatay mo. Pati buong Floresca, mamamatay! Pag nawala ang mga mabuputing engkanto, isipin mo kung anong mangyayari sa mga engkanto. Isipin mo yan, Pedro! Saka mo sabihin sa akin na wala akong puso!
Mag-ingat kayo, kuya. Ikaw din, nene. Mag-ingat ka din dito, ha. Bantayan mo ang iba nating kapatid. Kuya, magdadasal po ako para iligtas ka sa kapre. Huwag kayong magkalala. Mag-iingat ako para sa inyo. Oh, Pedro, halika na. Kuya pala, halika na. Pero hindi ako makakasama eh. Makasarili na kung kasarili. Pero ayokong may masamang mangyari sa akin. Kung sakali. At gusto ko na makakarating ako sa Santa Ami na buo at malakas para sa pagliligtas kay tatay ko. Pasensya na talaga. Alam mo kuya, may kanya-kanya tayong responsibilidad eh. Kahit ako bata pa pero may responsibilidad ako eh. Naiintindihan kita. Salamat boy. Pasensya na talaga ha. Sige, kung hindi ka sasama, pakitignan na lang ang kapatid ko ha. Habang wala ako dito. O sige. O kuya, mag-ingat ka. O sige, nene, aalis na ako. Mag-ingat ka dito. Ginagawa niyo dito? May nahanap ka na ba na daan palabas ng bayan na ito, Mariko? Oo. Maghanap ako. Kaya lang, walang daan eh. Naku, kasukalan to. Wala tayong madadaanan. Mamayang madaling araw lang tayo umalis. Ganun ba? O sige. Sabi na umalis na ako at nagmamadali. Salamat, kuya. Ah, dede! Dede! Ang kuya nyo! Ang kuya nyo! Ha? Bakit? Anong nangyari kay Boy? Anong nangyari sa kanya? May masamang nangyari. Dinukot ng kapre ang kuya mo, dede! Ano kaya ang nangyari kay Boy? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Pakikipagsapalaran ni Pedro dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula, Mayra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato,
Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.